ng mga manonood sa bahay. Suwerte hindi. Dapat nakatutok lang kayo mga Tower Cats mula simula hanggang dulo. Okay. Welcome back, mga Kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media, mga Kaldab. Ito yung pinakalatest trending na naman po na pinag-uusapan. Marami kasi nagsasabi na hindi nga po raw dadalo si Main Mendoza. Dito, napakaganda ng sagot niya. Di po ba kahit nakapikit pa raw po siya, pupunta siya sa McDo, dyan nga po sa sample de Bulacan del Monte, mga Kaldab. Marami pong nagkokomento sa atin, marami nagsasabi sa atin, ako, Mr. Destiny, ganito ganyan, etc., etc. Kailangan po kasing pumunta talaga ni Mengay. Ebidensya at resibo lang po yan na magpapatunay nga po, lalo na po kapag ang pinag-uusapan natin sila Mengay at si Alden Richards, di po ba? Kasi kung titignan nyo yung nakaraang taon, real talk to mga Kaldab, yung anniversary ng McDo ni Mengay, o itong buwan lang, walang dumalo. Real talk to, ang dami pang pong promo. Di po ba? Na kung saan 300 lang daw yung babayaran mo, eh meron ka pang souvenir. Ang pinakamaano doon yung souvenir eh. Di po ba? Na kumbaga galing sa McDo branch ni Mengay. Doon po sa Santa Maria na kung saan po mga ka-Aldab memorable sa Aldab Nation. Na kung saan isa si Alden Richards sa naan dyan. Isa si Alden Richards sa kumbaga maaga nagising pumunta para mag-serve. Di po ba? Dalawa sila ni Alden Richards. Sinasabi ko lang po yung totoo. Ha? Kaya nga po yung iba kapag may komento, sinasabi nila na hindi, matagal na yan, pass is pass. Kahit paano mga Kaldab, hindi po pwede natin sabihin walang magandang nangyari. Hindi natin pwedeng sabihin na ano lang yan, ganito lang yan, lilipas din yan. Hindi po. Kasi nakatatak na po tayo eh. Hindi po ba? Parang itbulaga. Parang kapag ka ang sinasabing EAT, nandyan si Mengay, si Jose, Wally, nakatatak ang Cali serie. Hindi po ba? Hindi na mawawala yan. Kumbaga, trademark na po yan. Isa sa trademark na po yan na kahit si TBJ, alam po nila yan na kundi sa Aldab, wala na po sana silang kumbaga, ibig kong sabihin na palitan na po sila. Di po ba? Gaya nga po ng mga ilang ng ibang show, ibang palabas, gaya nga po ng Sunday Pinasaya. Di po ba? Yung dati kasagsagan na, tapos sinabi lang na tapos na kasi yung kontrata kaya tinanggal. Di po ba? Eh bakit yung Pepito Manaloto, yung bubblegum? Di po ba? Ang tagal na rin yan pero tuloy-tuloy yung kontrata. Tuloy-tuloy yung palabas kasi nga po maraming nanonood. Although sinabi ng una, nag-decide na nga po, sabi nga po ni Michael B na mawawala na po sila dahil nga po kukonti na lang. Pero ang ginagawa po kasi nila pabago-bago eh. Dumating yung point na hindi natin to pwedeng tanggalin. Di po ba? Eh bakit yung Sunday Pinasaya tinanggal? Di po ba? Kasi bumagsak po talaga yun. Yun ang masakit na katotohanan. Di po ba? Real talk mga Kaldab. Kasi kung ito common sense na lang po sa mga hindi naniniwala sa akin sa sinasabing fake news ako. Kasi kung kumikita po yung Sunday Pinasaya, kung talagang napakarami nga po ang taong kumbaga nanonood doon, hindi po yan tatanggalin. Real talk mga Kaldab, never pong tatanggalin niya kasi gusto ng mga viewers eh. Anong saysay ng isang show kung wala rin pong nanonood? Di po ba? Sabi nga nila, kapag gusto ng mga viewers, nagkakaroon ng part, di ba yung pelikula, pag gusto ng viewers, nagkakaroon ng part 1. Di po ba? Tapos susundan ng part 2, part 3, part 4, hanggang sa dumating yung point na mawawala na yung bida. For the record lang po, ito yung mga panahon na ganun po talaga yung nangyayari. Kapag gusto ng mga nanonood, yan po kaya na
maraming komento kasi nga po bumagsak yan eh. Alam niyo bakit? Marami pong nagalit, marami nang kumbaga nagbago si Alden, bihira na rin sa Sunday Pinasaya dahil ang dami na nga rin itong project, hindi na siya maka-attend. Hindi po ba? At sa 8 Bulaga nga po, may bihira na rin po siya tuwing Sabado. Tapos wala pa, lagi siyang out of town sa mga piyesta-piyesta. Gamit na gamit si Alden Richards ng mga panahon. At si Mengay naman po totally. Real talk to, tinanggal po talaga sa Sunday Pinasaya. Pinagkaingitan po sila nila Julia Montes, Gabby, at yung isa pa po. Di po ba? Maraming nainggit kay Mengay. At kay Alden, di po ba? Muntik pa nga po magkabanga yan. Yung dating boyfriend ni Julia Montes. Hindi na natin gagawa ng issue yan kasi tapos na. Nire-remind ko lang po at pinapaalala ko lang kasi kailangan natin magbanggit para lang po maklaro nila. Eh bakit nga po nawala si Alden, di po ba? Bukod sa issue na yon, talagang masasabi natin na pati si Mengay, di po ba? Kasi nagmistulang fans club na ni Mengay yung Sunday Pinasaya pag Linggo eh. Sinasabi ko lang po, o mas marami pa po yung fans ni Mengay sa Sunday Pinasaya kaysa sa mga fans ng mga ano rin po, mga alaga din ni Rams David. Kaya nga po, inano muna si Mengay kasi wala, mas sumisikat, mas umaangat si Mengay kaysa sa kanila. Eh hindi naman po ito, kumbaga, nakakontrata sa GMA. Kumbaga parang, hanggang ngayon naman po, hindi talaga siya pumirma ng kontrata. Tanging sa 8 Bulaga lang siya. Kaya lang naman po siya dyan nagpunta dahil nga po manager niya, si Rams David. O baka sabihin na naman, nage-guest lang siya. Hindi po, pag pinapatawag lang po siya ni Rams David. Sinasabi ko lang po ito para po sa kaalaman ng lahat. Alam ko, marami nakakaintindi sa mga sinasabi ko. Marami nakakaintindi sa mga pinapaliwanag ko. Kaya lang siyempre, hindi nila gusto. Hindi po ba? Alam mo naman, mga kaaldab, yung mga bulag at bingi, yung mga taong ganito, ganyan, etc. Di po ba? Alam nyo naman po sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, puro toxic yung iba dyan eh. Kapag ka may sinabi ka, kapag ka may binalita ka, tapos hindi nila nagustuhan, nako, katakot-takot na pambabas sa'yo. Hahanapin yung butas na mali. Talagang gagawa sila ng paraan para makumpirma, para masabi na, ay ito mali ka, ganito ganyan. Mahusay sila sa paghahanap ng mali mo. Pero yung tama, sa dami ng tama mo na sinasabi, hindi nila yan papansinin. Yung mali mo lang ang babantayan nila. Well, hanggang dito na lang po yung updates natin, mga kaalda ba? Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.